Estes kami. Ito na yun, we Bonglings. Want estes. You have to remember that if BDK is able to beat up this support, this is a signature name. Signature pick here ko. In the Philippine meta. That is the ultimate bonding experience. The UBE strategy. A strategy Estes. That doesn't live together and always grouping up as you push forward for an objective. Popularize here in the Philippines. Correct. Kung ito ay malagpasan ng BDK, ibang klaseng laban. Si Estes ay isang Pinoy. Ang Pinoy na isinilang. Sa ating bansa. Sa ating bansa. Kahit puti ang buhok niyan, Pinoy yan. At dito natin pala. Tinan mo, sa sobrang lapit na business. Hindi makita, oh. Oh, Encanto kasi yan, bro. Ay, nasa Mythix. Nasa Mythix yan, bro. Mythix, Mythology. Nasa ka-level niya ang mga kapre. Kasama yan nung ating, ano, kumbaga. Kalaban ni Pedro Penduko. Nasa ano yan, pre, yung mga textbook natin mga dati. Textbook. Yung elementary, yung Pilipino at Wika. Si Estes. We want, ayan, no. Gamit ni Uzi, Galactic Estes to, pre. Mm-hmm. Galactic Dominator Estes. Hinihintay na lang yung skin nila na yan eh. Tagal na ng skin eh. Okay, pero maganda. Maganda adjustment ng BDK. Welcome so, Tamos Jungle! Here we go, guys! Tamos Jungle, tol! What might be the final game para dito sa Team Cibol? Team BDK will therefore make a strong stand and go for another push in this challenge. Tignan natin, ha? First time. Thrill me talaga. Anything is possible. Ayo, pre. Pinakita. Gamit ni Zia ang Julian. Medyo iba yan ha, kasi yung mga usually gamit ni Zia, mga e-par sa mga get-get nilang likod. Itong Julian ba? Yung Julian minsan may onting action yan eh. May onting action. Eh. Yung takbo pre, malagusyo ng tumakbo eh. No? Yung sword niya kasi kailangan niya lumapit. Pero ang maganda kasi sa Julian pre, alam mo naman, pag may mga bagong hero sa ML, masakit pa damage. Masakit averse. Tinan mo, level 1, ganun agad yung damage. Yappy. Diba? Masakit pa yung damage yung sight. Tapos, ang ganda pa ng access to heroes niyan. Kasi, syempre, merong Matilda Airlines. You can actually see White Chicken as well. Getting a good trade up against Soriano here. Tignan natin. Uy, si Soto. Nandito ka agad. Signature din ang Black Lucian. Shark Invade. Aray. Ayun lang! Malala! May Shark Invade, no? Shark Invade. Joss. Hindi kaya. Okay, Gonzales taking the orange buff. Yappy. So, dito magkakatalo ngayon. Poprotektahan ng todo ni Uzi, si Soriano. Sila muna, bestie. Mamaya na si Imam. Yep. Kasi kumbaga, kayang-kaya ng isang Brody yan eh. Ang isang Beatrix. Galawan yan eh. Ang gusto-gusto ko sa laban na to, ang lakas ng mobility ng mga heroes, ang konti ng crowd control. Oo. Bawat sa. Gaslawan na lang, gaslawan. Gaslawan talaga eh. Gaslawan. Real talk. I mean, batch impact. Yun yung chain, nakita mo? Chain gang. Chain gang. Duel, grabe. Oh. Bitin lang yung damage. Ayaw yung all-in. Hindi nila alam nasan si Gonzales dito eh. Baka parotate na kung mag-tower dive ka. Pero eto, hinawakan na ang kamay ni Soriano, ni Uzi. Oh, mahapde, pre! Mahapde nga yan. Mahapde si, ano si Julian. Si Julian. Jose, pre. Oh, aray ko po. Aray. Yung side. Double side para side ng BDK. Julian side mula kay Zia. Hindi na inabutan ng liwanag ang Team Cibol doon. This is a Julian pick. A priority first pick ng BDK. Paying really well for them. Sakit kung ano kasi nung umiikot-ikot na side. Kasama nung chain, Iwan Shark. Siya naman masasaktan. The chain will miss. Malinis yung batch impact eh. Nakai-connect ng Toto dun sa may dulo. Against that Patilda. So, we go steady lang para dito sa ating game 1-1. Pero kasi, ang gusto nating makita is, of course, as a isable lead, at least maybe 400, 600. Ganun yun nga eh. Yun ngayon, nasa 200 lang ang laro ng gold lead. Palag-palag, no? Ibig sabihin, sabi ni Zia, ano akala niyo mga get-get-lead din ako? Kaya ko rin umaksyon. Kaya ko rin lumapit-lapit. Uy, no. Yun lang. Yun lang. Na-push. Na push energy shield timers patol. Uh-oh. At ganun nga agad, where yung sinasabi kong 400 gold lead ay nagpakita na agad sa side ng Cibol na i-check pa yung Matilda doon, tol. Yung chain link, si Di Connect mula kay Zia. Di connect. Enhanced chain, that is the enhanced sight mula kay Zia. But it won't connect. So fine, ito na. Dito natin makikita na yung camera ay pwedeng mag-focus na talaga kay Soriano. Kasi yun yung sinabi ng Cibol eh. Pukusan na natin si Soriano sa top lane. Promotekta na si Uzi eh. Hindi na siya sumasama eh. Sa iba eh. Alam niya na eh, na kailangan lumamang sila sa top pag magkaroon ng damage yung Brody. Kumbaga, kasi yung damage yung BDK parang Shinbu, first yan eh. Alam niyo na pag yung Cibol gumanyan lineup eh. No? Beatrix, wala na tsaka Estes. Pag finish na eh. No? Protect Todo yan. Protect Todo talaga. Protect Todo. Ayan na yung dodge floor. Matilda coming in with the airline. So yan o. All in on to the access. They're still dancing around to get onto Imam. Pero maganda, yung denial of an objective there. The Little Wanderer against Cibol. Okay, kalma lang muna. Dalawang kuponan na ito. 11K, 1K kalamangan na Cibol.
Dito lalamang ang BTK. Si Shark, babawiin ni Shark ngayon yung hirap ng game kanina. This is a great Matilda game kung iisipin mo din. Pero great nga ba dahil kinugo siya dito? Ay, pero yun nga eh. Beautiful shield down to the lethal counter. At ngayon ang counter attack ng BTK. Ayun pero kagad-kagad. That's a very nice kill down. Doon sa Estes na rin. And the Bloodthirsty Kings will be bloodied once again. Nang sagot ng Team Seaball. Hindi pa tapos, may habol sila, Tol. As we actually see Soto and Imam tries to counter. Sinapak! BTK is in a good control. Okay, sinapak. Pero gumamit pa si Sia ng Enhanced Sword to get out. Let's watch that instant replay na baits out yung lethal counter to the point na free hit yung Cotterant Infernos ni Mr. Moba Zane. This is also great kasi kung isipin mo, Shibu, sinabi mo dami mobility, hindi man to crowd control para sa dalawang team. Pero duel. Super slow kasi to, pare. Habol, pre. Siyempre, alam natin yung first kill dito ng Matilda natin. We still drop that nice slow against the members ng Team Seaball. Habol agad doon ng mga tiga BTK. Gonzales ngayon on critical health. Maybe to the 50%. Umemote, nagkaimutan. Pero imutan. Si Soto, sumasapak si Soto. Mm-hmm. Medyo walang combo ngayon ang side ng Seaball. Kasi ang problema sa Seaball, yung crowd control nila, sanguine close lang. Gabi. Pero yung BTK, super slow kasi. Super slow kay Shark. Sights mula kay Zia, sights mula kay Moba Zane. Yep. Makakasamlip ka talaga eh. Mabilis mauuli. Yeah, yun talaga, pre. Maididikit at maididikit sa'yo. Pili ka na lang. Uranus or Tams? Pili ka na lang eh. Yeah, BTK now with the lead. 1.3 now, on that one. Parang I can smell ah. Parang nagtanong si Darak if you smell. Okay. Oh, pre, I can smell it. Can you smell it? I can smell SMX. Can you smell it, Kuya Shin? I can smell the return of on-site events. I can smell the return of game number 5 if ever. This is so crucial for Team Seaball right now. Ayan na! Ay! Oh, side. Sakto so, yung chain gang. Pero ang ganda ng heal. Ay! Nika Chicken sa may palapit. And of course, gets the clip ng Matilda natin against Beatrix. Wala rin pang sniper doon ang mga taga Team Seaball ngayon. Dinepensa na lang sila sa may outer turret in the mid. And I think okay na yon. Enough na yung init na binitawan ng BTK. Kamuntikan ma-burst agad si Soriano with the enhanced chain combo. Yun nga yun. With the enhanced short. Yung dark. Oo, muntik, buti na lang na shield, pero ya-tarp siya. Uh-huh. Pero kung na-dense kasi siya agad, iba mangyayari, malamang pwede na-push eh. Sunod-sunod pa. Pero ito yung kalakasan ng team ng BTK, yung lineup nila, pangpasukan. Cascade into the lead, alam natin yan. Yan ang dala ng isang Matilda. At kita mo naman nag-ult pa si paring Moba Zane. Pero tandaan na hindi pa rin na-push yung top lane. Ang ganda ng Tams sa game na to, I think, Kuya Shin, 3-0 and 2. With the combo of the Matilda. Since magtatabi-tabi ang Seaball, yung Cotterant Inferno, dami tatamaan. Ay, ganda. Oh. Ganda ng chains. Gonzales, again, drop towards 50% health. HG, binabati dito tatlong membro ngayon ng Team Seaball. Pero talagang gusto nilang makuha ang control. Down to the turtle. Kung iisipin mo mabuti, Shinbu, sa lahat ng games ng SEA Games na nilaro ng Seaball, bihira sila matalo ng Luge early. Yapit. So, kumakapit ngayon ang Team Seaball. All eyes on Soriano ngayon sa damage output. And plus, late game imam to eh. Pero, nangyari na to ng game 1 eh. Pero pre, I just want to comment dito. Moba Zane is really doing it. That's a little counter drop. Pero ayun lang, the Filipino sniper dropping it out. Shark sa may pinakalikod. Pero yung damage is already down. Nakakakuha ng stock. Madahan-dahan. Pero warak yung frontline ng Team Seaball. Here comes Moba Zane. Meron ding minion in. They're going to push in the mid. And corner dito. At Team Seaball, Soto, Imam, Soriano, back up. At push dito ngayon ang BTK. Medyo maasim to lang konti. May onting heal. Seaball. Control lang. Control lang muna. Control. Focus control para sa side ng Seaball. Pero kung iisipin mong mabuti, Shinbu, back and forth yung nangyaring laban na burst lang talaga mag-isa yung sa side ng BTK. But it was HG na free reigning na naglalakad doon. Yes. Hindi rin nag-proc si Soriano ng kanyang kanyang machine gun eh. At paldong-paldo na rin si HG sa kanyang anti-heal items, ladies and gentlemen. Kaya naman, hindi nila maramdaman na kung ano man ang impact na gagawin ni pari ko si HG with a backstab. Pero ibang ating camera kaagad. Soto, Lethal counter. Inahagin pa rin. Lethal counter. Dropping target shot. Lethal counter. Patay ang germs. Nag-miss. Mga kaibigan. Patay ang germs and the counter. Kung pinamaan ang kitlat. Ubus ang sahig. Ay, nako. Fight chicken with the counter and go. Nakabawi din si Shark.
Naaamoy nyo na ba? Naaamoy ko na, pre. Na hindi papayag si Komis. Sulit. Na hindi prime time. Sulit ang ratings. 140 plus K viewers on YouTube. Yabby. Hindi papayag na hindi sulitin ang ratings. Diba? Dalawang BO5 lang yan sa Realme. It's prime time Realme action. Mm-hmm. Oh my God. Only in Realme, Kuya Shin. Yeah, only in RMC. And BTK showing us up. Again, guys, ang talagang hamunan dito. Talo kong talo. Fighting pride. Ano lang yan? Fighting pride of the country, bro. Fighting pride of the country. It's a fighting pride of the country, bro. Kung hanggang saan, abuti ng script. Yun na yun. Oh, hindi nyo alam na marunong din ang BTK o madlib sa script. Yabby. At ang adlib nila sa script, Zia, Julian, at Tamus Jungle. It's been a while na nakakita tayo ng Tamus Jungle and I like the control up na meron na ginagawa ng BTK. Ang hirap mag-ubi tayo dito, pare, kasi yung side easy tama tsaka sa lahat. Pre, walang nakaka-clip kay Zia. Eto na naman tayo sa nakakairitang frontline. And again, ganun lang eh. Antay lang ilalagay mo doon kay HG. Pag inihigap niya na yan sa mga member ng Sibol, close out yung close Estes. Close out eh, no? Yun nga, binibake niya lang. Hirap din. Kailangan nila ng ultra late game. Imam God to. Kailangan, yung game na to, Imam God da, Imam God dapat. Imam farm. Imam farm dapat. Oo, talaga. Imam stocks. Oo, Haji stocks talaga to. Okay. Ayun na. Good click. Lumanaplay dito ayun si na. Paring Soto. O, sinikling Eagle Cement na matibay. Oh, no, 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 no. Nakuha naman siyempre yung backline damage dito na BTK. Pero namalabay yung mismo pakita natin. Swing away sa ikot na ginawa dito ni Paring Gonzales. At ang defense ay nagawa ng Sibol. Round 2 pa nga with the minion. Knocking now. Ang daming heal, ang daming heal. Ano ba itong laban na to? Laban na ng mga heal. Paramihan ang heal. Oh, di ba? Sana may stats na heals given. Pahintihan. Pahintihan. Walang nag-cover stun, pero nagkabalikan lang din ang damage up ng ano, boy ng boy. HP. Boy na boy, pre. I can't believe it. Heal mula kay Uzi. Heal mula kay Shark. Parma na lang to, late game. Well, nasa niyang damage. Nawa na stats si Imam. Oo nga eh. Oh, yun nga. Yun nga eh. Imam God eh. Oh, yun stats yun. Ni Imam. Pero kasi, yung burst ng isang Julian, pare, yep. Hindi matatawaran yan. Bagong hero eh. Pag bagong hero, malakas talaga. Oh, bro. Malakas talaga yung damage. Nasa promotion yan eh, no? Oo, iniisip pa ng Unton yan kung kinanerf nila. Kasi nakaano na rin siya eh, yung dalawang spada, naka-SNY na siya eh. Ayabi. Buo na yung SNY eh. Sage and Yeesh. Oo eh. Ganun din, dito yung, si... Yung apang assassin na ano eh, na mage yun eh. Malepic roaring na rin si Paring Fried Chicken. Sakit, sakit. At sobrang update. Eto dito kasi, ngayon ang BTK. Eto kasi ang question, Bo. The more na magtabi-tabi ang Team Sibol, the more na may sulit heal na, si Boba yung ultimation ng Brody rin. Oo, tatama lahat, no? Ano nga yun? Yung parang torn apart torn memory. Torn apart memory. Diba? Parang pangalan ng banda. Oo. Kasabayan ng Fallout Boy. Let's see, ladies and gents. Kasi talaga ngayon, hingang malalim ang kailangan ng Team Sibol. They know that all they can get is really get that stacks down onto Imam. Hilong-hilo na nga si Gonzales. Kanina pa ikot ng ikot eh. Yan lang kasi yung skill yan niya. Yan lang kasi yung bad mode kasi. Wala naman. Oh. Yan lang naman kasi gawa ng bad mode. Oh. Ikot lang. Ikot lang basta magdadash. Oh, diba? Ikot, ikot ulit. Ikot ulit. Ikot, ikot. Yan. Pwesto, ikot. Pwesto lang. Pwesto lang. Alam mo na talaga, may damage. Ang feeling ko kailangan gawin ng Sibol dito, pare. Mag-make up sila ng isang magsa-side push. Hindi nila kaya sabay ang pag-bigkas to eh. Tsaka siguraduhin nila na may maiwan kay Fried Chicken or Zia. I feel like Sibol has the capacity to actually get down on at least one of the two. And they're ready to have a heavy advantage. Ang problema si EGG sobrang hapde. Mobasay na isinulit doon. Dr. Inferno on that one. Ang ganda naman ang ultimate na pamilyar. Wala sa Beatrix ka agad. Zia on! Comes on to the knockdown! And the Bloodthirsty Kings comes away! Dito sa mga taga-team Sibol. Uzi na na maalam. Soto na sinama pa dyan. Habang kinakain away dito si Mario Gonzalez. And down to the zone. Dito Fried Chicken at patay doon. At Team Sibol. And coming in from Team USA, Bloodthirsty Kings, bring us to a Game 5! The question is kung naamoy nyo nga ba? At mukhang naamoy nga, Game 5 is real. MOBA Zane surviving the final pick-off strat. The pick-off sana na gustong gawin ng Sibol.